Yes, guys. Andito na naman ako. So, ngayon, ang gagawin ko naman na next is ilinisan ko yung galunggong. So, watch nyo po ako paano ako maglinis ng galunggong. Kasi gagawin ko po yan, ipapaksoy ko po yan bukas. Pero sa ngayon, hugasan ko na po siya. Tapos, lagyan ko na po siya ng mga ingredients niya. Okay, lagyan ko siya ng mga lapang lasa na niya para bukas ng baga. Iyan ako na lang siya. Steam ko na lang po siya para paksi ko na galonggong yan, with my own version kasi hindi po talaga ako marunong magluto. So, yun lang aking version. So, you gonna watch me paano ako maglinis. Tara guys. Pwede ko guys, masakit sa kamay. So, kailangan natin chunk cut. Kailangan natin tanggalin yung yan. Kasi madumi po yan. So, kailangan natin tanggalin. Kaya lahat po muna yan, is ikakat po na muna natin yung yan. Kailangan po muna natin talagang siya cut. Kasi masakit po siya sa kamay. Magdirekta mo po siyang tatanggalin ng ganyan kasi pwede matinik yung kamay mo. Yan po yan guys. Galunggong po yan guys. Pang Pinoy po talaga. Maka Pinoy po talaga tayo guys. O yun. Yan malalaki po siya guys. Hindi ko po alam. Alam ko po talaga galunggong siya, galunggong. Pero malalaking galunggong po siya. Baka malalaking galunggong. Ang tawag yan. So, yun guys. Yan, marami po yan guys. Marami po akong pinili ng galunggong. Tapos hati-hati ko na lang po siya sa gitna. Kasi para po, masarap po yung lasa niyan, pumasok po sa loob yung panglaking lasa. Kailangan po natin siyang hatiin. So, ganyan po guys. Hindi po lang basta ganyan. Kasi pag prito, pwede yan, hindi na siya putulin. So, hindi naman siya pang prito. So, ganyan na lang po. Kasi yan, itakat ko lang po siya sa gitna. Yan. Tama ba yung pagkat ko? With my own version po yan. Version ko po ito. So, yan. Itakat ko siya. So, pag malaki, I need to cut again. 3. Kasi malaki po siya talaga. Ayan. Pag malaki, cut ko na lang po siya ng 3. Ay, kahit naman po yung 3 eh. Kailangan po talaga cut siya ng mga. Meron yung isa. Cut din natin yung hindi naman nakakain yung buntot. So, yan. Para yung lasa niya ay pumunta sa loob po, guys. Kaya, kinakat ko po siya ng maliit. Kasi, sobrang laki, guys. Pag prito, hindi na. No need to cut. Pero, pang ano naman siya, pang dito. Paksiyo. Dito masakit po yung ganito ko. Masakit pag nagkakat siya.
kailangan tanggalin lahat yung anong sa loob. Tanggalin lahat yung tumigil niya. Kailangan talagang malinis ng maayos. Uulitin ko pa ba yan guys? Kapag linis, uulitin ko pa siya. Guys, kailangan na nung natin kinisin mabuti. Tanggalin yung mga dumi-dumi. Ayan. Malinis na. And guys, lagyan po natin ng asin. Saka natin ilagay yung balonggong dito. Yung may asin at saka ubeg. Kasi para matanggal yung amoy niya. Kasi yung balonggong is malansak, guys. And, kailangan ilagay. Malinis na kaya. Thank you.
Paglinis ng galunggong. Ayan po guys, kasi po mas maganda po siya yung malinis kasi para hindi siya magkaroon ng amoy pag niluluto siya. So, ayan. Una po tinanggal ko po lahat yung mga ano niya, yung mga laman loob niya, gano'n. Nilinis ko mabuti. Tapos I cut it into 3 pieces kasi po maano po siya, masyadong mahaba tsaka malalaki. So, yun. Kinato po siya niya 3. Then, tapos nanghugasan ko muna siya. Tinanggal ko muna yung mga laman-laman loob niya. Then, hugasan ko po siya ulit ng mga 3 spoon ng salt. Yan, dito. Tapos ko pong hinugasan ng salt. Tapos, tapon ko yon. Tapos, hugasan ko ulit siya ng fresh water. So, yun guys, kailangan po talagang maging malinis po tayo sa pagluluto. Lalo na po itong mga isda. Kasi malansa po sila. Yan, guys. So, that's it po kung paano ako maghugas ng isda.